sa kanyang harap, pamangha-mangha. Sa kanyang harap, tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang 37th anibersaryo ng dedikasyon at pagtatalaga ng altar ng simbahan ni San Juan Bautista noong September 28, 1987. Ito ay pinangunahan ng dating arsobispo ng Maynila, ang namayapang Jaime Cardinal Sin, at ng dating cura paroko Reverend Monsignor Jose C. Abreol. Naway sa pagdiriwang nating ito, ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunti ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ang ting patulihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim ito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot ito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na magusan ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan,
at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, undoy may enigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal at templo ay ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano mang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa inalagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Aking bahay na inili ay pagpapalain lagi ng alam ko'y manatili. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid, at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan.
Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naaalala ng kaniyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad ang sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa ngalan po ng ating patron, San Juan Bautista, atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Bakit kayo naririto? Bakit nais ninyo na dito magsimba? Pwede naman sa ibang simbahan dahil parehong Diyos din naman ang ating sinasamba. Sa araw na ito ay ating inaalala ang dedikasyon at pagtatalaga ng altar ng ating parokya. Ang pagtatalaga ay kasing tanda na rin kung papaanong ang mga unang Hudyo noong panahon ni Moses ay nagtatalaga ng bawat lugar upang sila ay magkaroon ng meeting place ng Diyos na kanilang tinatawag. Sa Horeb, halimbawa, naglalagay sila ng bato, naglalagay ng altar, at doon sinusunog ang kanilang mga alay. Pero hindi iyon permanent. Gumagawa lamang sila kung saan sila makarating na lugar. Sa atin pong ebanghelyo, tinukoy dito ang templo ng Jerusalem. Isang istruktura na napakalaki bilang isang imahen ng kanilang pagsasagawa ng pananampalataya. Gaano ba kalaki yung templo ng Jerusalem? Ayon po sa kasaysayan, ang templo ng Jerusalem ay approximately 35 kasing laki ng isang football field. So isang football field ay inaabot ng halos 1 ektarya. Kaya 35 ektarya ang lawak noong templo ng Jerusalem na nadidivide sa iba't ibang parte kung ano ang purpose ng tao. Kaya nakita natin at narinig sa Ebanghelyo kung paanong sa unang pagkakataon nagngit-ngit sa galit si Jesus. Bakit? Dahil ang inaasahan niyang templo na kaniyang daratnan ay templo ng pakikipag-ugnay sa Diyos.
Bagkus ito ay ginawang palengke ng mga taong pumupunta sa templo. Bakit po parang palengke? Dahil sa pamamahala ng mga eskriba at pariseo, yung templong iyon ay naging parang my own business. Kanya-kanya silang estratehiya kung papaano magamit ang templo sa sarili nilang kapakanan. In short, corruption lives, strives in the temple. Paano nagiging corrupt ang mga pariseo at eskriba? Una, yung pagbili ng mga iyahain o iyaalay sa templo. Sila ang may-ari ng baka, sila ang may-ari ng mga kalapati at tupa. Ang nagtitinda sa labas ay konektado sa kanila. Kaya kapag sinabi niyang ng isang Sanhedrin na ang iaalay mo ngayon ay baka ayon sa bigat ng iyong kasalanan, bibili ka dun sa labas, hahanapin mo ang pangalang ito at doon ka bibili. Yun pala kanya yung baka. So sa kanya mapupunta yung pera. Corruption ang tawag doon. Doon sa mga nagpapalit ng pera o pananalapi dahil bawal na ang perang kanilang iaalay ay pera ng mga Romano dahil ang templo ay Hudyo, magpapalit ngayon sila ng perang Romano sa perang Hudyo sa mas mataas na halaga. Corruption. Kaya ganun na lamang ang galit ni Jesus sa mga taong nagpapatakbo nito. Dahil hindi niya nakita ang kabanalan sa templong dapat na pinupuntahan ng tao ay maging sagisag ng kabanalan at pakikipag-ugnay ng Diyos sa tao. Ito ay natapos na. Ang templo ng Jerusalem ay winasak noong 70 AD at hindi na muling bumalik pa. Kaya ang mga tao noon, ang mga Hudyo, ay nagkaroon na lamang ng maliliit na mga simbahan nila na tinawag nilang sinagoga. Kaya inyong naririnig sa Ebanghelyo. Ano ang kaugnayan natin sa Ebanghelyo ngayon? Ipinapakita sa Ebanghelyo na kung papaanong ang kabanalan ng Diyos ay nakikita sa kaniyang altar dahil ito ang paraan ng kaniyang pakikipag-ugnay sa ating lahat na naririto, ipinapakitang kung papaanong ang altar ay banal, kailangan din tayong mga taong sumusunod, naniniwala at nakikinig ay banal din sa kaniyang paningin. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, tayo ang templong buhay na sumasagisag sa kabanalan ng Diyos. Ang altar na siyang sentro ng ating pagsamba sa Diyos ay sentro din ng pag-ibig at awa ng Diyos. Titingnan natin yung mga pader na inyong nakikita na mayroong bulaklak at ilaw, hindi lang yan basta pader. Yan ay pader na naging saksi sa buhay ng bawat isang lumalapit sa dambana ni Jesus. Ang pader na yan
ay pinaging banal sa pamamagitan ng pagpahid ng banal, holy oil, banal na langis upang ipakita sa atin na sa kaliwat kanan ng ating nakikita ay kabanalan ng Diyos ang dapat madama. Sa pag-upo natin, sa bawat lugar na pinipili ninyo ay lugar ng kabanalan kung saan dapat mong madama na ang Diyos ay umuugnay sa iyo mula sa altar patungo kung nasaan ka man. Ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating iniisip, ang lahat ng ating pangarap, ang lahat ng ating gustong mangyari sa ating pamilya ay saksi ang mga pader na yan na siyang sumisimbolo sa katatagan ng Diyos. Kung papaanong si San Lorenzo Ruiz din ay namatay para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo rin ngayon bilang templo ng kaniyang bayan ay patuloy na maging matatag at maging tunay na Kristiyano na sumusunod sa kaniyang mga salita. Kaya po sa bawat araw o pagkakataong pumapasok kayo sa anumang simbahan, inyong iisiping ito ay templo ng awa at pag-ibig ng Diyos sa lahat. Na ang templo at simbahang aking pinupuntahan ay nagiging saksi sa aking pangarap. Kaya yung unang tanong ko kanina, bakit kayo naririto? Dahil kaugnay kayo sa simbahang ito na ginawa ng Diyos upang maging mukha ni Jesus, upang maging mukha ng awa at habag ng Diyos. Huwag po tayong mapapagod lumapit sa Diyos. Kahit saan ka maupo, hindi nangangahulugang nasa unahan ka ay ikaw ang pakikinggan ng Diyos. Hindi po. Batid ng Diyos, kahit saan ka tumayo, kahit saan ka pumwesto, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso ng bawat isa. Kung tunay kang nakikiugnay sa Diyos, sa bawat misang ating ginaganap, ang pakikipag-ugnay na yan ay yumayabong at siyang nagbibigay ng katiyakan na ang Diyos sa kaibutura ng ating puso ay nakikinig at handang makinig sa kahinaan, sa kasalanan, sa pangarap at tagumpay ng lahat ng taong nakikinig at sumusunod sa Kanya. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating simbahan, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kaniyang simbahan. Sa bawat kahilingan, ating sabihin, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay. Bilang kaniyang katawang mistiko at templo sa lupa, iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo man na po ang lahat. Sitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw ng iyong marapati ng tahanang mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling itinayo namin, ang iyong sambayanay lagi mong makapiling.
sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin ka nananahan sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig. At sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib ng magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan ko. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
us a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young in your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates in your altars, my King and my God. Your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake a thousand other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My hope, my shield, my King and my God. Announcement, muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi ka salukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong insiyatibo na makakatulong sa inyo paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM.
Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o iscan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayinawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at sa katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dadarisin po natin ang panalangin para kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Hesukristo ay naghandog ng kaniyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi kaisa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito, sa ngalan niyang dakila, sa paggunita sa pagtatalaga ng tahanang ito, ay maggawad nawa sa inyo ng naguumapaw niyang pagpapala, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Gawin nawa niya kayong maging kaniyang tahanan na pinamamahaya ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pinag-isa ang tanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa kayo'y dinadalisay upang pananahan ng poong may kapal at magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin
aral mo ang aming buhay at paligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati pa namin.